Hello mga boss, good morning. So, panibagong araw na naman ng trabaho po natin. At panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon. So, sa araw po na ito, nais ko pong i-feature or ipapakita po sa inyo yung mga bagong dating na barko ng live shipping. At pasensya na po kung medyo natagalan tayong mag-upload ng bagong video kasi inaantay ko talaga ang barko na ito na makarating dito sa Cebu bago ako mag-upload. Kaya samahan nyo ako mga boss. Puntahan natin yung Light Ferry 6 at Light Ferry 7 dito sa Awano. So nandito ako ngayon. Ayan. Yan yung dalawang barko. So aakyatin natin yan. Yung Light Ferry 7 ay under ng aking supervision at yung Light Ferry 6 kasama ko yung nagdadala niyan, si Engineer Iana. Yun, driver natin na gwapo. So puntahan na natin yung mga barko ng Light Shipping guys, Light 7 at 6. Excited na akong i-feature ito kasi napakaganda pa. Yan o. So makikita nyo dito guys, iba yung design niya para itong kabaliktaran sa Light Ferry 30 at 29. Light Ferry 30 at 29 nasa likuran po yung accommodation pero nasa harapan po yung rampa. Itong Light Ferry 6 at 7 baliktad, nasa likod ang rampa, nasa unahan yung accommodation niya. Ito mga kaibigan, oh, tingnan niyo. So ang lapad. So detalye po lang ng barko na ito mga kaibigan, mayroon po itong length overall na 72 meters po yung length overall nito. Mayroon po itong breed o yung lapad nya is 16.8 meters at yung depth nya, yung galing sa dyan sa freeboard papunta sa ilalim ay 4.58 meters. At mayroon po itong dalawang makina na gawa po sa Wichai na tig 928 kilowatt bawat isa. So malaki-laking mga makina ito at medyo mabilis din kasi umabot sila ng 11.5 knots papunta dito. So kung mayroon sigurong karga, siguro mga 11 yung maximum speed niya. Okay na rin sa mga ganitong klaseng barko. So ayan, samahan nyo ako guys, puntahan natin yung loob. So napakalinis pa ng budiga guys, oh. Ito yung lagyan natin ng mga trabaho mamaya kasi mag-meeting po kami sama yung mga boss natin, mga contractors, para sa mga gagawing additional works kasi mayroon pa itong mga trabahuin bago maglalayag. So yan, kita nyo talaga iba yung design nya pero pangit lang yung stainless na galing sa China guys, oh. Ah, tingnan nyo, pangit, dalim kalawang. So mayroon pong mga CR dito, mayroon mga CR dito sa bandang gilid po ng bodega. So ito po yung engine room entrance. Ayan, so makikita ninyo napaka linis pa, marami mga insulation at napaka ganda ng mga pintura. Makikita talaga na bago ang barko na ito. So papasokin natin yan mamaya. Sa ngayon lilibot muna tayo sa ilalim. So ito po yung mga pipings nya, fire hydrant ito guys, ito mga pula, tapos mga air vent, mga vent po sa ilalim. So itong mga steel plate dito sa cargo deck sa bodega guys, kailangan pa itong lagyan ng pad eye. So ito naman yung fire hose para sa ating fire hydrant. So nandyan po yung fire hydrant na coupling, fire hydrant valve. So ito mga boss, makita po ninyo yung kabuuang bodega po, ceiling po ng bodega.
At sa taas po nito ay accommodation na po yung Digby. Ayan. So ito yung mga hatch cover po. Mga takip po para sa void space, ballast tanks o ano pa yung mga lugar dyan. Ayan. So kompleto na talaga. Mayroon ng mga devices. Ayan, mga smoke detector. Mayroon pong speaker para sa public address. Ayan, kompleto na talaga. Ito lang sigurong ilaw sa ilalim. Medyo kulang ito. Kasi malaki po yung bodega at yung ilaw, konti lang yung nilagay. Kaya baka dagdagan pa ito ni Sir mamaya dating sa meeting. So pasukin natin dito guys yung kanilang chin locker. Ito yung chin locker nila, maliit lang. Ayan, chin locker. So wala pang mga laman ito. Pag takbo po ng barko na ito, mayroon na po itong mga malalagay dito, katulad ng mga shackle, mga gamit po dito sa bodega. Ayan. So, napakalapad po ng barko, mga busing. Siguro kasya po dito yung limang truck or anim na truck. Grabe, ang lapad. So malaki talaga yung pwedeng isakay dito ng mga tao at mga kargamento. I mean, kargamento pala. Marami masakay dito. So mga boss, papasok po tayo sa engine room nila at tingnan po natin kung ano yung mayroon sa loob. So, ganito talaga kalapad yung Lightfairy 30 at sa 29 under ko. So ito yung mga quick closing valves, cable po. Kung mayroon po mga sunog or ano yung mga mangyayaring insidente sa ilalim, ito po yung kailangang hatakin para mag-close po yung supply ng fuel. Ayan. Ito na po yung engine drum nila guys. Ayan. Marami ang lapad sa ilalim. Napakalaki ng area. Ayan. So ito po yung makina nila mga boss. Like 828 kilowatt po ito bawat isa. Ayan. Maliit lang po yung transmission nila katulad sa Lightfairy 23. Talaga sa Lightfairy 3089 yung design. So yung dalawang generator na malaki at isang generator na maliit. Yung fuel tank ito sila rin. So ito yung pinch wheel at ang tubig yan. Mga GS pumps, fire pumps, ballast pumps. Ito yung mga domestic pumps para sa CR at saka sa kusina. Ayan.
Maleta workshop. Kita po tayo dito sa taas. Oh, dito makikita po natin yung mooring equipment po ng barko. Ito yung windlass na nagamit upang hatak sa lowbid. Yan. Ito yun naman yung winch para panghatak naman po sa kable ng rampa. At ito yung passenger ramp na maliit. Diyan sa taas. So, yung design dito, katulad lang din sa iba. Sa kabilang kabilang winch po sa kabila. Napakalaki pala ng alleyway po. So, yung passenger alleyway papunta sa accommodation area, mga busing. Dito makikita po natin. Ayan. So, medyo nayupi talaga ng konti kasi nagkadikit yung dalawang barko. Wala kasing ibang pwede malalagyan ng mga barko. Kaya sa ngayon, mga busing, ang ongoing po na gagawin dito o tatrabahuin dito ngayon ay ang pag-apply po ng mortar o pintura sa flooring. Ito po yung gagawin. Ito po yung accommodation sa economy. Economy po ito lahat. So maggagawa pa sila ng mga bidbangs po dito, mga kaibigan, mga boss. Yan, bidbangs ito. At maglalagay po ng mortar dito sa ilalim o sa kanyang flooring. Yeah, thank you. So dito naman tayo sa deck A. Mayor Perigura. Yan, mayor oh. Isali natin sa vlog si mayor. Ayan. So ito yung deck A. Chef, tara. Mga crew dito. Mga crew. Inyo na ning crew, inyo na ning unit no? Wa mo unit pa, dili mo matawag nga kanang galing ginanggikan sa laing barko ba, nga gibira ba? Wala no. Di mo barko gibira. Ah, pero kompleto to sa dapat dito. Ah, dar. Ay, mana unit dire? Ya, hay na. Sa ito yung tourist area po. Mayroon na po mga dingding. Yung ano na lang, Sir Michael. Morning, sir. Yan, Sir Michael. So, dito po, tanaw na tanaw po yung labas. Makikita po natin ang bodega. So, ito yung kabuoang tourist. So, ang gagawa po dito ay magna sila po yung magagawa ng tourist accommodation bunks. Ayan. So, puntahan natin yung bridge. Ayan. So, ito po yung cross quarter nila. Ay, nindo ko tayo cross quarter, ay. Himuanan pa nila din, oh. Ha? Himuanan pa. O, muna ni siya. Himuanan pa nila, sir. Oh, puna na pa. So, ayan. So, magdadagdag pa dito ng mga kwarto, mga bossy, no? Ito ay pansamantala lamang, lalagyan po ng mga crew. So, dagdagan pa ito. So, ito yung, ewan ko kung anong kwarto ito. Sa kapitan ba o sa mga officer? Para sigurado ko sa mga officer ito. Dito. So, super, napakaganda. Ayan, malinis. Kumikintab pa yung sahig. Ayan, ito po yung nasira kahapon. Nadikita ng leper 6. Sira yung leper. Uy! Kap! Sawad ko ha? Oh. Ayan.
Napakalaki ng bridge. Sige, alarm lagi, boss. Wala lagi, what? Meron ng medium. Ang bateri, ane, kung kumusta? Pasbono ng uban, ane. Pasbono ng ubang design, ane. Iyan. So, aircon po itong bridge nila. Napakalaki. So ito po yung sandik, mga boss. Ito po natin makikita yung pinakatuktok po ng barko. So makikita po natin dito. Yan. Napaka napakalinis po. Wala pa yung wala pang mga inflatable life prop. So ito po yung idadagdag dito na ilalagay. Ayan. So ito po yung parte na taas po ng bridge dito. So makikita po natin yung ewan ko, mastop or jackstop ba itong tawag dito. Itong poste na ito. Post po yan. So ito yung dalawang searchlight. Ang searchlight. Parang ito yung gyro compass. Ewan ko kung gyro compass ba ito or magnetic compass ba. Ayan. So nandito rin nakalagay yung mga battery. Battery box. So ang ganitong design po ay napakapangit po kasi prone po ito sa sira ng ating mga battery. Hindi po ito magtatagal kasi napakainit po at biglang uulan sa taas. Nababasa po talaga. Encourage po ako na maglalagay dito ng parang maliit na room para ito po yung ma-enclose. Hindi po siya mababasa. Hirap talaga yung design nila. So dito banda, dito po ilalagay yung mga inflatable life prop at mga rigid life prop po. Yan. So mga boss, ito lang muna yung pwede kong ma-update sa ngayon. Inuuna kong i-update yung under po na bezel po, light peri 7. At kasi identical lang po yung light peri 6 at light peri 7. Parang ito na rin yung video na makikita nyo sa kabila. Kaya ito lang, isang video na lang yung ginagawa ko. So maraming salamat po sa panonood at palaging pagsubaybay sa mga video ko na ina-upload. At sana hindi po kayo magsawang manood at maghintay po sa ating darating pa na mga video at vlog. Maraming salamat po mga boss at God bless.